Hello guys! So welcome back to my channel. So alam ko nandito kayo sa aking video kasi gusto nyo makapag-apply or gusto nyo mag-work sa Thailand. So yes, if you are excited, just keep on watching. Yung mga ibibigay kong tips sa inyo guys, ito lang yung mga based sa na-experience ko, based sa mga na-experience sa mga kaibigan ko guys na andito na din sa Thailand. So, yun nga guys. Ano ba yung dapat nating gawin? Paano makapag-work sa Thailand guys? So, first thing to do guys na gagawin nyo, syempre mag-process kayo ng mga passport, red ribbon na documents guys. So, ano ba yung mga documents na included sa red ribbon? Yung TOR diploma or CAV nyo guys. Or CAV means certification, authentication, and verification na graduate kayo sa 4-year course, guys. Saan ba magpapa-red ribbon? So, pwede kayong magpa-ribbon sa DHL or pwede kayong pumunta sa direct sa DFA na Department of Foreign Affairs na office, guys. So, next, ano ba, guys? Department of Foreign Affairs. So, yun lang, guys. Paano nga ba makapag-apply sa Thailand? Ano ba yung dapat nadalhin, gawin? Ilan ba yung gastos? Papunta dito? Paano mag-work? So, yun na guys, disclaimer, sabi ko nga kanina, kung ano lang yung experience, yun lang yung ibigay kong tips sa inyo guys, or ibigay kong information sa inyo. So, nakapag-apply ako sa Thailand, so pumunta ako dito sa Thailand as tourist, then kasi meron ako mga friends dito na nag-work na din, kaya nag-apply ako sa kanilang agency, so luckily natanggap ako guys. So, wala pong agency sa Pinas na bibigyan ka ng ipaprocess doon lahat ng documents nyo doon. Wala guys. Dito lang yan sa Thailand. So, alis kayo ng Thailand as tourist, guys. So, and then, if nakahanap kayo ng work, pwede kayong direct, naka-agency. So, depende sa inyo, guys. So, kung ano yung naharap yung work. Sa akin kasi, naka-agency ako. Tapos, pag direct, so, mostly, pag direct, medyo mataas-taas yung sahod, depende sa school. Kasi, yun na, guys. So, huwag kayong kumuha na below 20 or 18 na, what do you call this? 18 na salary guys, 18,000 baht or nasa 30,000 pesos. Huwag kayong kumuha ng ganyan guys kasi huwag na lang kayong magtrabaho sa Thailand. Ipunin nyo yung sahod na yan kasi usually yung sahod dito 20 up guys, huwag 20 down kasi malulugi kayo guys. And then after that, ano ba yung mga process para magkaroon kayo na maging legally, isa kayong legal na pagtatrabaho dito sa Thailand. So after that guys, yung agency nyo or yung school nyo ang mag-a-apply or magbibigay ng documents para magkaroon kayo ng work permit. So yung work permit dyan, dito sa Department of Labor yan nila kinukuha, yung naka-blue book. So if meron akong picture, ilalagay ko lang dito kung sa video. Yung blue book na yun guys, yan yung tinatawag nilang work permit na officially na natrabaho ka sa Thailand. And then after that guys, mag-extend kayo or mag-extend yung 1-year na visa, depende 10 months or 12 months na visa. So depende sa lugar if ilang months kayo nabibigyan ng visa. Depende guys, kasi usually kung ano yung date na expiration sa work permit, yun din yung date sa visa nyo. So, kaya, yun na guys, paano process para mag-legal na magtrabaho kayo. And then after that guys, yun. So you can drop your questions if may mga questions pa kayo guys. So after that guys, fresh graduate ka, pwede. So pwede kayong pumunta lang Thailand at magtrabaho, maghanap ng work, pwede po yan. So, pwede ibang course, hindi education, pwede po. So as long as 4-year grad po kayo. So, usually, pag undergrad, hindi sila kumukuha ng teachers dito. Kasi, parang stricto na sila ngayon in terms of sa documents, guys. So, ano pa ba? Ano ba mga questions? So, maghanap tayo sa questions sa video ko, guys. Kasi, meron akong in-upload before ng video ng paano mag-apply sa Thailand. Paano mag-apply sa Thailand. So, maghanap tayo ng random questions. So, meron dito. Kailangan po ba naaralin yung lingwahe ng Thailand? So, hindi po necessary na kailangan mong pag-aralan yung lingwahe ng Thailand kasi English naman yung instruction or English naman yung language na ituturo natin, guys. So, or subject. So, hindi po kailangan na
na pag-aaralan yung lingwahe nila. Pero guys, pag-aaral ng lingwahe nila, may learn nyo siya sa, depende sa school nyo or sa co-teachers yun ng mga Thai. So, mapag-aralan nyo yan kasi usually, pag lalabas ka ng bahay, kakain ka sa labas, bibili ka ng mga pagkain mo, groceries. So, usually guys, hindi sila nakapagsalita ng English. So, kailangan mo talaga mag-learn ng Thai. So, parang survival guys. So, yung iba guys, ano pa bang iba yung process? So, yung iba guys, naghahanap online ng school or agency at doon sila nag-apply. Kasi guys, 50-50 po siya. Kasi usually, yung kinukuha nila andito na sa Thailand. Kaya, punta talaga kayo dito guys para make sure na makakuha kayo ng trabaho. So, hi, I asked some tips and techniques when applying for an English teacher. I'm graduate banking in Finland. Salamat po. So, usually guys, yung how to teach English or depende kasi yan siya guys sa agency nyo at saka sa Department of Education ng Thailand kasi meron silang process or program na sinusunod kung paano ituro yung language na English or subject dito guys. So, paano, ano pa ba? So yun guys, yun yung sinasabi ko kanina, kahit anong major mo, anong course mo, as long as 4-year grad ka, pwede ka makapagturo dito sa Thailand. And then, yung the easiest way, paano ka talaga, paano ka matanggap or ma-hire as an English teacher dito sa Thailand, go directly to the school, to that certain agency guys, puntahan nyo, mag-apply kayo. And then, yun guys, yun lang yung muna experience ko. So, puntahan nyo talaga, mag-apply kayo, prepare nyo yung curriculum vitae nyo guys, at saka yung usually ipi-prepare nyo talaga or I mean dala-dala nyo talaga yung documents nyo na red ribbon TOR, yan yung panlaban nyo dito guys, TOR diploma na totoong graduate talaga kayo ng 4-year course kasi andaming mga Pinoy dito na nagtatrabaho na hindi naman talaga 4-year grad, yung hindi naman sila 4-year graduate at saka yung parang pinake lang nila yung kanilang documents. So, diba? So, sa atin naman talaga yung soon babalik yan sa atin if nanadaya tayo ng documents. So, unfair naman sa iba na 4-year graduate tapos grabe yung struggle na maghanap nila ng trabaho, grabe yung struggle na hanap ng work. So, yun nga guys. So, pero be aware lang tayo guys if may case na ganun kasi medyo strict talaga yung Thailand ngayon. Kasi before, hindi sila nag-require ng red ribbon from the Department of Foreign Affairs. Kasi i-red ribbon mo siya sa Pinas at i-red ribbon mo siya dito sa Thailand. Kaya yun yung parang risk or yun yung parang medyo magastos kasi ang daming process pa talaga guys. Pero if you are willing to work here or kung willing naman kayo nga i-reach yung dreams nyo, yung Thailand dream nyo guys, so go for it. So yun nga guys, if may mga questions kayo guys, please comment down below or you can ask me directly sa Instagram account ko guys. So I will just leave down on the description box yung aking Instagram. So, yun nga guys. Thank you for watching. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel and see you to my next vlog guys.